Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, especially doon sa mga bago nating followers, sa mga bagong subscribers. Welcome and browse around. Baka may mga ibang videos pa kayo na magustuhan maliban dito. No? And as always, ang ating theme dito, more on employment loss. Kasi base sa mga comments natin and feedback, eh parang yun ang mas maraming problema yung mga kababayan natin, ano? So, kaya dyan nakafocus ang mga videos natin na, or ang karamihan sa mga videos natin. Pero, pag may mga iba kayong concern sa batas, no? Just let me know sa comment box para magawa natin ang video. Doesn't matter kung anong ano sa batas yan, because ang ating ano practice, full service tayo. Lahat naman halos meron tayong handling sa ganyan, ano. And we have the full support of staff members natin to handle yung mga kaso, kung anong klaseng case man yan, anong klaseng batas man yan. At any rate, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa quitclaim, compromise agreement, settlement agreement, no, na napag-usapan na ng mga parties. Ang problema, hindi sinunod ng employer yung obligasyon sa part niya, no? Yan ang ating pag-uusapan. Ano yung rules dyan? Ano ang pwedeng gawin ng complainant, no? Because actually, this topic came from a comment of subscriber na meron na silang napag-usapan, and tinupad naman ng employer yung ibang parts ng usapan except for the issuance of the certificate of employment. Anyway, bago natin i-share sa inyo yung mga topics na sasagasaan natin o yung mga batas na sasagasaan natin, shoutout muna natin ang ating mga followers. Then meron tayong set of followers and subscribers na masugid natin taga-subaybayan. So allow me to post a shoutout muna sa mga followers and subscribers ito. Lagyan natin dito. So, alright guys, having said that, ang mga batas na pag-uusapan natin, of course, the labor code under Article 233. Then, we'll talk about RA 10396, yung ating conciliation mediation na nasa, na nag-amend ng naging Article 279 ng ating labor code, in a renumbered labor code. Tapos, in relation naman doon sa Senate Rules of Procedure in case of non-settlement, then sa kaso ng Supreme Court, sa kaso na decision ng Supreme Court with regard to the matter, no? And that 2011 NLRC Rules of Procedure. So, doon lang naman naiikot ang discussion natin to discuss tong topic na to. Okay, so bago natin i-discuss thoroughly, ipasok muna natin ang video natin for ATTY Elvin. Nandito. Alright, balik tayo sa ating discussion. Settlement agreement, compromise agreement, pinag-usapan na ng mga parties. Nagpirmahan na. Nagkaroon na nga ng partial compliance even, ano. Kaya nga lang, may mga terms dito na hindi sinunod si employer, yung ating scenario. So, ano pwedeng gawin ni employee in the particular case? Eh, ganun, pumirma na siya sa settlement agreement. Halimbawa, nakapag sign na rin siya ng quit claim, release waiver and quit claim, which as you know is a standard document, no, that will support yung settlement ng mga parties, so that will conclude it. And yun na nga, paano pag hindi sinunod? Anong pwedeng gawin ni complainant? Ganong nakapirma na, mati-disregard pa ba yun?
to answer that question, let's go to Article 233 of the Labor Code, which states that the settlement agreement validly agreed upon by the parties with the assistance of the regional office or the Bureau of the Department of Labor and Employment shall be final and binding on the parties. And with that, the National Labor Relations Commission shall not assume jurisdiction over the issues involved therein, except where case of non-compliance thereof, or when there's prima facie evidence of fraud, or there's prima facie evidence that consent or it was obtained through fraud, misrepresentation, or coercion. Now, in that particular case, pwede mo disregard ang settlement agreement to give way to the original complaint filed by the employee. Then, let's go to the SENA, no? So, halimbawa, nangyari yan sa SENA proceeding, di ba? Nagkasundo na sila, kapirmahan na, tapos hindi naman nasunod. Meron ding rule tayo sa SENA dyan na sinasabi na yung requesting party, which in this case, the employee, has the option to disregard the settlement agreement and file, dalawa pwede niyang gawin. Una, file the case. And pangalawa, enforce the terms of the agreement. So in the case of enforcement of the terms, issuehan siya ng referral na ng SIADO para ba isampa niya in a formal complaint sa National Labor Relations Commission. I-raffle yan para malaman kanino labor arbiter papunta. So it's going to be a full-blown enforcement case, no? So doon na papasok yan. And of course, meron tayong decision ng Supreme Court na sinasabi na yung mga settlement agreement na pinirmahan ng parties, especially yung quit claim, no? The quit claim takes the form or amounts to a settlement agreement. Tapos papasok yung rule natin sa Article 233 na kapag mga settlement agreement validly agreed upon by the parties, shall be final and binding, no? And if it's final and binding, wala namang problema, then the National Labor Relations Commission shall not assume jurisdiction over the issues involved in except of non-compliance. So ito yung exception na sinabi dun sa Senate Rules of Procedure na option ni requesting party to disregard the settlement agreement and file the case in the appropriate office or agency, no, na government na, or to enforce it through the referral form issued by the SIADO. And of course, another thing is when there is prima facie evidence, meron talagang ebidensya, no, that shows that the consent was obtained through fraud, misrepresentation, or coercion. Now, if ikaw si complainant and you are alleging fraud, misrepresentation, coercion, take note na sa'yo ang burden of proving this particular facts of this case. No? Kaya, yun guys, ang rule natin pagdating dito sa settlement agreement na hindi sinunod, pwede ka pa mag-file ng kaso kahit na nakapirma ka na. No? Kung may hindi naman sinunod doon, so enforcement case yan. Kung nakuha naman yung consent mo through fraud, misrepresentation, niloko ka lang, di ba? Sabi, bigyan ka ng ganito, hindi naman pinigay sa'yo. Or coercion, alam mo, pamimilit, pananakot, di ba? So, yun. In that particular case, you can just disregard yung mga pinirmahan mo at mag-file ka na lang kaso. So, sa tanong ng ating subscriber dito, na hindi siya, pinangakuan siya na kasama sa kanilang usapan yung COE, hindi naman binigay, pwede mong i-disregard na lang ang usapan ninyo. File the appropriate case. And then, kung ano mang binigay sa'yo na pera, di ibangga-bangga nyo na lang, no? And resolve it. Pwede ko humingi ng damages, etc. No? Kung meron ka namang ebidensya na it was carried out in bad faith, may illegal dismissal, etc. etc. No? Kasi parang illegal dismissal case ng final yan, na-settle lang nila. Pero yun na nga, may mga hindi sinunod. Na-trick lang siya doon into signing the compromise agreement. So again guys, with that, thank you very much for watching. And if you find this video helpful, well, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person you think will benefit from the information that I just shared.
And if so, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. God bless.